Ay, hirap bumangon. Good morning mga kabuhay abroad. Sobrang lamig dito. Yan yung aking kumot. Dalawa, di ba eh? Kailan kaya ako gigising nung walang alarm clock? Palagi yun ang tinatanong ko sa sarili ko. Tingnan natin kung ano ang panahon ngayon. Ang pagi. This is Lita. Pagising sa umaga, ito ang aking kasama. Now is 8 o'clock in the morning. Usually, gumigising ako alas 8. Kasi ibabangon ko ang aking alaga ng 9:30. Magpiprepare ako sa baba. Usually, no, bababa ako ng 8:30. Then, mag-aalmusal ako. At magpiprepare ako ng gamot ni Nana. Magpiprepare ako ng pang-almusal niya. Tapos magliligpit ako ng konti. Ayun, papahinga ulit ako. Tapos habang hinihintay ko siya. See you later. Magpapanyo muna ako. Good morning. This is my favorite. Mauubos na siya. Kailangan ko nang kumuha sa bahay. Para kahit katulong, medyo maganda. Kailangan talaga ang skin. At
Nandito ako sa Italia, pero ang ginagamit ko is Philippines product pa rin. Philippine product. Yeah. And then, hindi mawawala ito sa akin sa kamay ko. Para hindi ko mas pa masyado tatalan sa. Kasi wala yung dala kaya ko nito umaga. Hapon. Hindi ka. Kahit sa tanghali. Hindi palagi. Para hindi ko mas pa masyado ang kamay. In this, dahil sobrang lamig, gusto ko palagi meron ganito. Vaseline, kasi nagpuputok-putok ang labi ko. Hindi ako nag-lipstick. Ito lang nilalagay ko. That's all. Ito. Bago ko bumaba, syempre, ayusin natin yung aking kama. Sa Pilipinas, banig lang pwede na. Ito maganda sa caregiver. Ako mismo ang magbabangon sa matanda kung kailan ko gusto o kung kailan siya tatawag. Hindi katulad ng sa pamilya na pagising nila ng maaga-maaga papasok sa school, kailangan ready ka na. Dito hindi. Kumbaga, easy ka lang. Kalma ka pa lang sa umaga. I can manage my time. Dalawang unan ko palagi. Ang hirap ang kasi kung huya. Isa lang. It's ready. Ito yung sweeper ko. Hindi ko kailangan magtambo. Ito kasi lalagyan mo lang siya ng papel. Sweeper. Para matanggal yung mga aking buhok-buhok. Magaling lang habang nagbuhok. Walang nag-check ng aking kwarto kung malinis o madumi.
Kasi ako lang ang kumikilos dito sa bahay. Now, it's ready to go down. Dalmusal na ako. And then, papahinga uli. Maghihintay ng 9:30. Hello. Ito lulutuin ko mamaya. Bale, parang igigisa ko lang to sa sibuyas. Konting kamatis. Gagawin namin contorno sa sa crostini. Parang ano yung baguette na hiwa-hiwain mo, tapos ipapalaman mo to. Yun lang. Tanghalian na namin. Tapos ang primo namin is pasta. Hindi ko pa alam kung ano masasahog ko. Let's see. Mukha na aking milk. Medyo mahina ako magsalita kasi tulog pa ang aking alaga. Ako lang huwag isang nag-almusal. This is my favorite cheese.
Magsalmusal muna ako. Ito lang. Ibanez kape. Almusal tayo. Kalamig sa lamas. Tinapot na ng ilang grado. Oh, what's wrong? Four degrees sa labas. Hindi ganong malamig. Sa loob, 16 degrees. Okay po, almusal muna ako. Tapos na ako mag-almusal, kaya magliligpit muna ako ng aking dishwasher. Labas po. Pinantar ko, hindi pa po naman. Kasi mas maganda yung mainit na mainit yung tubig. Hindi ko na nagka-focus ng kamay. Ayoko pa kasing gisingin si Nona, kaya dahan-dahan pa rin akong magtrabaho. Ayokong maingaya. Minatira kasing pasta, ginawa ko, nilagay ko dito sa, kasi in-oven ko, nilagyan ko ng cheese sa toppings, tsaka pantratato, breadcrumbs.
menu ng breakfast. Tapos na nga ang dishwasher. Ready yung medicine ni Nona. Sige lang siya. Pero sasabayan ko din siya mamaya ulit ng pag-alungsal. Kakain ulit ako ng dalawang toast bread. Ito yung record book ko ng medicine araw-araw. Araw-araw kong sinusulat siya at saka binibibi ko. Ito, tapos na ako sa baba. Na-prepare ko na yung breakfast ni Nona. Nakapag-breakfast na ako. Hinihintayin ko pa ang 30 minutes. 9:30 bago ko siya ibangon. Or di kaya minsan tumatawag siya, nagbabaser siya sa akin. Pero ngayon, isip ko muna ako. Hintayin ko pa yung 30 minutes para maging 9:30.